ang malungkot na bagay lang kasi about this na nakikita ko is binigyan natin ng pangit na meaning ang Pinoy baiting when it's actually just a marketing strategy. A content, a creation, an art, a business. It's just it. If you are not the market, skip it. It feels good. It's me, Diane, and welcome to my YouTube channel. Para sa mga ngayon pa lang naligaw sa vlog natin, welcome home! Kung ano yung mga gusto nyong hanapin at kung ano-ano man na meron tayo, sana ma-enjoy mo yung mga video. If you're new to this channel, sana huwag ka munang umalis. Anyhow, ito nga pala ang aking itsura pagkatapos ng work from home. Haggard, tingnan nyo. Very raw lang. And my bigote is still there. Look, hindi ko pa natatanggal eh. Hindi pa naman masyadong akong nako-conscious sa kana. Tsaka medyo natamad pa ako. And kailangan kong mag-vlog today kasi, you know, every time I feel this urge of telling a story, I really go to my camera or to my cellphone right away to record whatever it is that I wanted to share or to say. So, maglinis muna tayo ng mukha para hindi naman masyadong nakakahiya sa ating mga visitors. Patayin bulak at eskinol. Ito lang naman yung pinakakaartehan ko sa mukha. At least ha. Kasi nakakatulong siya para magtanggal ng hindi muna ako nag-iilamos. Bale, gagamitan ko muna siya para tanggalin yung mga anik-anik. In fairness naman, natatanggal yung mga blackheads ha. Ano daw kasi siya eh. Blackhead prevent. Facial deep cleanser. Hindi ako madiin maglinis ng mukha. Sakto lang. Light lang to. Light lang ako magpunas ng mukha kasi nakaka-stress din ang ating balat ang mga chemical. So, that's it. At mag-shower lang ako sandali. So, eto na nga. Sorry guys for giving you the wrong expectation. Hindi ako naligo. Ako ay naghilamos lamang ng aking muka after kong gumamit ng toner. Ayan, di ba? Kitang-kita niya yung maliliit na butas. Balik tayo sa dahilan kung bakit ako agad-agad nagpunta dito sa ating camera para mag-record ng vlog. Well, medyo kasi simula nung nagkaroon ng issue about foreigners na ang palaging target audience ay mga Filipino, kahirapan ng Filipino, tumutulong sa mga Filipino, pero pinagkakakitaan naman nila through vlogging, feeling ko parang medyo OA na rin yung paggamit ng salitang Pinoy baiting. Actually, itong post na to. Para sa akin kasi, there's nothing wrong with Pinoy baiting. Bakit nga ba pangit ang interpretation ng mga tao sa salitang Pinoy baiting? Di ba sadyang market lang talaga nila tayo kaya natin sila pinapatronize? Katulad ng mga kung ano-ano pang produkto na may sariling mga market na bibili sa kanila. Kayo guys, ano sa palagay nyo? Masama ba o hindi ang Pinoy baiting? Please leave your comments down below para makita din natin yung insights nyo. Para sa akin kasi guys, Pinoy baiting from the words na Pinoy baiting is like a clickbait para panoorin ang content mo ng mga Pinoy. Tama ba? Or may iba pa bang ibig sabihin yun other than how I understood? Please leave your comments down below kung meron nga bang iba pa siyang ibig sabihin na masama na hindi ko naiintindihan so far. Pero syempre, di ba mahirap naman kasing i-express o ikwento yung bagay na hindi ko naiintindihan. So I can only explain it in my words based on my own understanding. Para sa akin, ang Pinoy baiting ay isang paraan ng clickbait para makuha mo yung attention o mapukaw ang interes ng mga Pinoy through your contents. For example, itong si Hungry Syrian Wonder, tama ba guys? Kung mali pa, comment down below. Hindi kasi ako nakaano ng phone ngayon eh. Pero alam ko yun kasi pinapanood ko rin siya eh. Ang ginagawa niyang strategy or marketing or content creation ay about Filipino people. Filipino people na tinutulungan niya. For instance, yung mga empleyado niya na nagkaroon ng trabaho through the business na itinayo niya dito sa Pilipinas. It's all about Pinoy.
yung mga Filipino people na nangangailangan na binigyan niya ng mga bagay na mapapakinabangan nila, specifically ngayong panahon ng pangangailangan o pandemya. Naalala ko rin before, nagkaroon siya ng content about dun sa Taal Eruption para sa mga donation na ibibigay niya papunta sa mga nangangailangang biktima ng Taal Volcano Eruption. Pinoy baiting ba iyon? Sa palagay ko, oo. Ang tanong, masama ba iyon? Para sa akin, hindi. Regardless of kung ano man ang intention na meron siya, gusto niya man magnegosyo, gusto niya man kumita ng pera, o gusto niya man na tumulong talaga wholeheartedly sa mga taong nangangailangan, set aside natin yung mga yun. Neither you could understand or you could ever be able to know what's in my mind and in my heart unless you know me really. Diba? Walang nakakaalam nun. But what we know is there are people, specifically Filipino of our own skin and race, kababayan natin na nakikinabang at natutulungan ng taong ito. Foreigner man siya o hindi, may natutulungan siya. At itong mga taong ito ay nangangailangan for a specific time in their lives. Meron silang benefit na nakuha mula dito sa vlogger na to. Ang sinasabi ng iba, pinagkakakitaan ni Hungry Syrian Wanderer ang mga Filipino. So, hindi ba content creation ang kanyang hanap buhay or main source of trabaho niya? Hindi naman siya namamalimo sa inyo. He is creatively creating vlogs or contents on his channel. Pinaghihirapan niya yun. Kung i-feature niya man ang mga naghihirap na Pilipino na tinutulungan niya, so, are you getting the point? He is helping. And that is the valid reason that I can see. Nakakatulong siya. Tayo ba kayang gawin yung ginagawa niya? Tayo ba kaya natin palaging magbigay sa mga taong nangangailangan? Hindi. Ikaw ba kapag may natulungan siya ay nababawasan ang salaping kinikita mo sa bawat pagkakataong mag-uuwi ka ng pera sa bahay niyo? Hindi. Ang oras ba ng buhay mo ay nawawala sa tuwing nakikita mo siya o nababalitaan mong may tinutulungan siyang Pilipino at siya ay kumikita sa YouTube channel niya? Hindi. If that is the case, then he is not harming you. Just skip his video. That's all. Kung hindi ka interesado sa kanya, edi, huwag mong panoorin. Kung paano natin tinitingnan yung pinoproduce niyang content, eh, maaring hindi ganun siya tingnan ng mga taong tinutulungan niya. Our opinions do not represent what those people he helped feels. Parang ganito lang yan eh. Do you watch Korean novela? Do you watch K-pop artists? The singers, the boy bands, the girl groups? Kung hindi ka interesado sa art nila o sa craft nila, sasabihin mo, ay, corny. Hindi ko naman naintindihan yan eh. Ano ba yan? May subtitle? Para kayong timang. Ano ba yan? Naintindihan nyo ba yan? Ganon tayo magre-react, diba? Pero, iba yung feeling ng mga K-pop fanatics. Para sa kanila, it feeds their ego. It satisfies their interest. It makes them happy. Gumagastos sila para mag-Netflix. Gumagastos sila para bumili ng series. Gumagastos sila para bumili ng album and K-pop paraphernalia. Tama ba? Paraphernalia? K-pop stuff from their idols or buy K-pop merchandise na hindi kamurahan at mahal. Pero for them, that's what give them happiness. Pwede ba natin sabihin na ine-exploit yung emotions nila ng mga artists na ito? O ng mga kumpanyang ito? O ng mga talent agencies na to? No, they are just fans. Hayaan na lang natin silang maging masaya. Another example is TV commercial, ads on the internet, and on periodiko, you know, pag nakakita tayo ng masarap na pagkain or magandang produkto,
na talagang napakagaling ng teaser, napakagaling mag-promote ng ad, di ba? Na-entice tayong bumili right away. Masasabi ba natin na ine-exploit nila yung kahinaan natin o yung kagustuhan natin dito sa bagay nito, yung marudubang interest natin para sa mga bagay o produkto na to? Hindi. They just feed our interest. And we are happy every time we get to buy those things. That's business. The two parties benefit. The seller and the buyer. And when they are happy, everybody happy. Sadyang, minsan talaga, hindi lang talaga tayo market nila eh. For example, nakapanood ka ng mukbang video sa YouTube. Minsan, di ba, nakakatakam talaga. Kaso wala ka namang pera eh. So, hindi ka makakabili. Kung may pera ka, minsan bumibili ka. Umorder ka. Kasi, may something in there na nakita mo na gusto mo. Di ba bait din yun? Mukbang bait? Mukbang baiting? For the Korean idols, K-pop baiting? Sa produkto, goodie goods baiting? Ang malungkot na bagay lang kasi about this na nakikita ko is binigyan natin ng pangit na meaning ang Pinoy baiting when it's actually just a marketing strategy, a content, a creation, an art, a business. It's just it. If you are not the market, skip it. If it don't interest you, then don't watch it. That's all. Malungkot na nga buhay natin. Dadagdagan pa ba natin ng dahilan para malungkot pa tayo? Dadagdagan pa ba natin ng dahilan para sumama pa yung loob natin? The more, let's just be happy for them. Diba? How about you guys? What's your thought about this? If you have anything to say or if you have a point of view about this Pinoy baiting na pinapangit ang kahulugan, then leave your comments down below. Do we share the same thoughts or do you have the other kind of thoughts out there? Let me know from the comment section. Maraming salamat for watching this video and kung ikaw ang market ko at satisfy ko ang iyong thoughts at kahit pa paano ay sa palagay mo ay okay naman yung content natin o kung ano pa yung dapat nating improve sa ating vlog, please leave your comments down below. Masyadong masaya lang akong dumaldal ngayon and you know, it really is one of my happiness kapag na-express ko yung thoughts ko eh. Ngayon lang sobrang saya ko kasi yung platform natin medyo lumalawak na. Hoy guys, mabuti na tayo ng 2140 something subscribers and it really makes me feel happy. Salamat sa pagtangkilik sa vlog natin at sa channel natin kahit hindi pa ito perfect eh. Sabay-sabay lang tayong mag-grow. Kaya natin yan. Let's start from somewhere and then improve ourselves later. That's all for today. Maraming salamat. At ako'y maliligo na kasi pinahinga nga ko lang talaga yung katawan ko after mag-work kasi medyo mag-uunat-unat ako mamaya dahil medyo sumasakit-sakit na yung likod natin. Maghapon ka ba namang nakaupo? Maraming salamat! Again. Paulit-ulit ako. But I will never tire myself saying thank you to all of you. Maraming salamat. Buyers. It feels good.